We're going to talk about Earth's history. Okay, so nag-narrow down pa tayo. Okay, so ang ating magiging guide will be on the next slide. I know that you are familiar with this picture. And yes, this is the mighty geologic timetable. So huwag niyong pansinin yung adjective na nilagay ko. Pero ito, it will be very helpful sa ating journey sa lesson na ito. Itong geologic timetable, nagsilbi siyang kumbaga reference ng mga scientist para i-compare yung mga rocks and fossils na nare-recover nila. So, parang nagsisilbi siyang periodic table of elements ng geology. Okay, so, hindi natin iisa-isahin talaga ng deeper yung mga nakalagay dito. But if you want, you can study biological evolution, paleontology with geology, and ang ititingnan lang natin is yung mga mahahalagang nangyari. We have here eons. Ito yung nasa first column. So kung makikita nyo, ito yung pinaka-broad. And itong eon, it is divided pa further into era. Okay? Ang era, nagsisignify yan ng mga important events, especially yung mass extinction. Okay. So, next is period. Subdivided pa itong era into period and period into epoch. Okay? So, sa pag-aaral nyo ng geologic timetable, you'll encounter the terms GA and MA. So, GA, that means gigaanum. So, that is equivalent to 1 billion years. So, okay? So yung MA naman, megaanum, that is equivalent to 1 million years. And that, let us go back billions of years ago, kung saan merong accretion of dust and gas. So that was the initial formation of our planet. When you say accretion, there was accumulation. Let us begin 4.54 billion years ago. We have the Hadean Eon. To simply describe this eon, we can say na it was very chaotic. Bakit kaya naging chaotic siya? Ano kaya yung chaos na meron noon? Okay, so sabi dito, because the surface of the Earth was continually bombarded by meteorites. So imagine living in a world kung saan binobomba ng meteorites. So masasabi natin na hindi habitable ang Earth noon kasi ayun nga, patuloy siyang binobomba ng mga meteorites. There was also severe volcanism ng mga panahon na yon kasi napakainit ng mantel. And because of tremendous heat and pressure, yung mga molten rocks, we know na yun na yung magma, okay? So na-trigger sila na mag-rise. It is also good to note na nagkaroon ng frequent collision of planetesimals. So ano ba yung mga planetesimals? Sila ay maliliit na celestial objects na naform from dust, rocks, and other materials pa. Okay? So sila ay mula sa mga maliliit na chunks ng mga materials sa space. It is also at this eon kung saan stabilize yung cores and crust. So yung mabibigat na elements like iron nag-descend. So alam naman natin na yung outer and inner cores, they are made of iron and nickel mostly. Okay? And yun namang mga magagaan elements like silicon ay tumaas. Okay? So they made a crust. Kaya nagkaroon ng stable na cores and crust. Ang formation ng moon ay pinaniniwalaan din na naganap dito sa eon na ito. So ang leading theory sa formation ng moon ay yung Earth ay nag-collide sa isang celestial body na kagaya ng size ng Mars. So alam natin ang size ng Mars, it is just more than half of the size of the Earth. Okay? So yun. So the moon was thought to. After the Hadean Eon, we have the Archean Eon. So it was roughly 4 to 2.5 billion years ago. So meron ng fossil record nito. Okay, nung earliest life form, they were prokaryotic microbes. So microorganisms. We can say na ang life noong Archean period ay bacterial. Okay, so we have here this blue-green looking organism. So ito yung cyanobacteria. Okay, so it represents the earliest life form sa ating planeta. So the atmosphere contained mostly methane. Okay, so merong kaunting oxygen noon kasi napakabagal ng accumulation niya. It is with the help of the anaerobic cyanobacteria. When say anaerobic, hindi nila kailangan ng oxygen. Itong mga anaerobic cyanobacteria, sinesynthesize nila yung abundance ng mga elements na nandun, that is carbon dioxide and water, at nade-derive yung bulk ng free oxygen. Okay? May record din ng existence ng primitive ocean and atmosphere sa Archean Eon. So yung mga Archean oceans ay nalikha sa pagitan ng condensation of water. It was a cooling planet and nag-escape yung water vapor and other gases. Nagkaroon ng condensation and
finil niya yung mga BC noon, kaya nagkaroon ng mga ocean. Yung tinatawag nating Archean Ocean. There was also no evidence of glaciation. Okay? Ang evidence nito ay doon pa sa susunod na eon, which is the Proterozoic. Abundant pa kasi dito yung carbon dioxide, so there was atmospheric greenhouse. Hindi niya inalaw na magkaroon ng mga... We proceed sa latest part ng Precambrian eon, which is the Proterozoic eon. Okay, so that comprises about 40% of the age of the Earth. Okay, so Precambrian siya kasi nag-occur ito before the Cambrian period. Yung tatlo pa lang nabanggit natin, the Hadean, Archean, and Proterozoic eons, they are collectively known as Precambrian. Okay, kasi nag-occur before before Cambrian period. Cambrian is under Paleozoic, and Paleozoic is under, yes, Phanerozoic eon. Okay, so let's start. Ang Proterozoic eon, it is generally characterized by great changes. Napakaraming mga pagbabago na nangyari dito sa eon na ito. Okay, so the origin of eukaryotic life and the appearance of first oxygen-dependent animals ay na-record doon sa eon na yon. So that is Ejacara fauna. There was also oxygenation of the atmosphere. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nagkaroon ng appreciable amount of oxygen sa atmosphere na nag-favor sa formation ng life, ano? So dahil na rin yan sa biological activity, sa increase ng biological activity, and syempre sa origination and diversification ng eukaryotic life. Okay? And also nagkaroon ng formation and break up of supercontinents. Active yung mga tectonic plates at Proterozoic eon. So nagkaroon din ng mga formation ng mountain belts dahil sa collision ng mga continental fragments, okay? And there is also glaciation. Isa sa mga dahilan ng glaciation ay yung oxygenation, okay? So kung sa Hadean, napakainit ng surface ng Earth, then nag-continue yung pagiging warm niya dun sa Archean, dito naman sa Proterozoic, favored na yung glaciation. Ang mga halaman pala sa land ay hindi pa nag-exist dito sa eon na ito. Okay? Ang Ejacara fauna pala, ito ay precursor ng lahat ng organisms na may skeleton. So, kumbaga, siya yung ancestor. Okay? At ang appearance nito ay sa late part na ng Proterozoic eon. So, ibig sabihin, yung appearance nito, ang signal na tapos na yung Proterozoic eon at simula na nung Phanerozoic eon. Okay? Now, let us move on to Phanerozoic eon. Okay? So, this is characterized by abundant fossil remains and visible life. Life as in buhay, hindi light as in ilaw. Right? Let's begin with Paleozoic era. So, kung matatandaan nyo, doon sa mga nakaraang eon na pinag-usapan natin from Hadean, Archean, and Proterozoic, wala tayong pinag-usapang era. So, dito sa Phanerozoic, dinivide pa natin siya into 3 eras. Okay? So, we start with Paleozoic era. By the way, yun pa lang Proterozoic and yung Archean, divided pa sila into eras. But for the sake of simplicity, hindi na natin sila sinama. Ang Paleozoic era ay nagsimula with Cambrian explosion. So, that Cambrian explosion, isang extraordinary na diversification ng marine species, marine animals. Okay? During the Silurian period, leafless vascular plants and invertebrate animals were established on land. So, ibig sabihin, dito na nagsimula na magkaroon ng mga halaman ng plants sa land. Okay? And during the Devonian period, vertebrate animals transit to land via evolution of amphibians from air-breathing fish. Okay? So, yung air-breathing fish na yon ay yung Crossopterygian fish. Okay? So, itong nakikita ninyo sa picture. So, nag-evolve siya from fish to amphibians. At nagkaroon ito ng kakayahan na maka-adapt sa land. Okay? Next, flight was first achieved during Carboniferous period. Okay? So, yung mga insekto, they were able to evolve wings sa kanila. Okay? Kaya sila nakalipad, syempre. And itong Paleozoic era, nagsimula siya sa Cambrian explosion but nagkaroon ng Permian extinction. Ito yung end ng Paleozoic era kung saan 95% ng marine invertebrate ay nawala, namatay. Ang dahilan nito ay hindi pa alam. Maaring ito ay related sa climate change. Alright? Mag-move on na tayo sa Mesozoic era, the middle of the Phanerozoic eon. Okay? So it was the time of dinosaurs. As you can see on the picture, so we have here the depiction ng mga dinosaurs.
Okay? And it was also the time of geological and biological transition. Alright? So kung maalala nyo dun sa ating nakaraang mga slides, yung Paleozoic era, nagkaroon ng mass extinction. 95% of marine invertebrate ay nagperish. Okay? And kaya siya geological transition because the continents began to move papunta sa kanilang present-day configuration. Kung ano yung nakikita natin ngayon. So yung Pangea, nag-broke down pa siya into smaller continents. During the Triassic period, therapsids and thecodonts, they dominated the land. Okay? So, ito yung mga ancestors ng mga dinosaurs and the mga mammals. And first mammal also appeared dito sa Mesozoic era. Itong makikita nyo parang shrew-like mammal. Right? And dinosaurs dominated during the Jurassic and Cretaceous periods. Ang birds, pinaniniwalaan din na nag-evolve mula sa mga dinosaur ancestors. Alright? And paano nag-close ang Phanerozoic Eon? I mean, ang Mesozoic Era? This is through extinction. So, Mesozoic closed with extinction. Lastly, let us discuss the most recent era under the Phanerozoic Eon, which is the Cenozoic Era. It started 66 million years ago up to present. So, it is true that we are living under this era. Okay? So, first, several of the world's greatest mountain ranges and canyons were built. Isang halimbawa ay itong the Himalayas. So, we know it was formed because of the plate collision of India and Eurasia. And this one, the Grand Canyon, it was formed dahil sa, ayun kung makikita nyo, may river sa baba because of the Colorado River. And next, glaciers covered the Northern Hemisphere. So, kasi ang Northern Hemisphere, land-dominated siya, hindi tulad nung South Hemisphere na puro ocean. There was also tremendous diversification of life. Okay? So, kung maalala natin yung nakaraang era, the Middle Era ng Phanerozoic, the Mesozoic Era, nagkaroon ng extinction, nagkaroon ng Cretaceous extinction. So, yung mga dinosaurs namatay and yung malalaking reptiles sa marine environment ay namatay din. Kaya nagkaroon ng matinding diversification ng life. Halimbawa niyan ay itong marsupial na kangaroo. So, nagkaroon ng maraming ganito sa South America and Australia. And naka-adapt din siya sa environment. Halimbawa rin ay yung mga elephant, so nag-diversify. And as you can see, we have here a mammoth. Okay? So, ang mga mammoth ay namayagpag din noon sa ibabaw ng lupa although nag-extinct siya dahil sa loss of genetic diversity. It was also during the Pleistocene period kung saan na-record yung early human life. Okay? And life was affected by major extinction 10,000 to 8,000 years ago. So, nagkaroon ng disappearance ng maraming mga mammals and also sa marine environment. It was after the most recent ice age kung saan nagkaroon ng climate change dahil sa pagkatunaw ng mga glaciers. And that's all under Lesson 3, Earth's History under Earth and Life Science. If you want, you can search more sa internet. And but yun lang yung coverage ng ating lesson.